Magandang umaga, Pilipinas, para sa mga kabubukas lamang ng telebisyon o yung mga kaka-online lamang. Samahan niyo akong balikan yung nilalaman ng inilabas na 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa. Batay dito, dalawang weather systems pa rin ang umiiral dito sa Philippine Area of Responsibility. Kabilang sa mga ito, ang tail end ng cold front. Sa ngayon, nakaka-apekto yan dito sa bahagi nitong Eastern Visayas. At malakas pa rin ang amihan. Dominante itong ating nabanggit na weather system dito yan sa buong Luzon. Kaya naman sa mga susunod na oras, inaasahan ng maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Ito yan sa bahagi ng Eastern Visayas at pati na rin sa Caraga Region. Sa mga residente na itong ating mga nabanggit na lugar, magdoble ingat dahil posible ang pagbaha o kaya ay pagguho ng lupa. Medyo maulan din sa ilang bahagi nitong Luzon kasama ang Cagayan Valley Region, ganun din itong Cordillera, pati na rin sa Bicol Region at mga probinsya ng Aurora hanggang sa Quezon. Para naman sa natitirang parte nitong Luzon, kasama na dyan itong Metro Manila, ganun din sa nalalabing bahagi pa nitong nasabing rehiyon, bahagi hanggang sa maulap ang lagay ng kalangitan sa maghapon. At kung uulan man, yan yung mga panandalian at mga mahihinang pag-ulan lamang. Para sa natitirang parte naman ng Visayas, ganun din para sa natitirang bahagi pa nitong Mindanao, all good weather condition tayo sa mga susunod na oras. Ibig sabihin, bahagi hanggang sa maulap ang lagay nitong kalangitan at posible lamang yung mga localized thunderstorms lalo na sa latter part of the day. Check natin yung expected na condition ng ating mga karagatan. Batay dito, nakataas pa rin ang ating gale warning dito yan sa eastern seaboards nitong Southern Luzon pati na rin para sa eastern seaboards ng Visayas. Ibig sabihin, bawal muna yung pagpalaon na mga may maliliit na sasakyang pandagat. Inaasahan kasi ang pagkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Huwag kalilimutang umantabay sa abiso ng Pag-asa at ng Panahon TV. At bago tayo magtapos, mag-check muna tayo ng attendance sa ating online community. Narito ang mga nagpaabot ng kani-kanilang pabate. Una sa listahan, si Franny, puro ganan. Sabi niya, good morning, Panahon TV. Magandang umaga din ang bati ni Al Valencia at ni Philip Gapasen. Para sa ating mga viewers, manatiling nakaantabay sa mga abiso ng Weather Bureau at ng ating programa para weather ready kayo sa maghapon. At dito na nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Mula rito sa Pag-asa Quezon City, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si DZRH Jonio. Good morning and happy Tuesday sa inyong lahat. Mahilig ka bang kumuha ng litrato? Here's your chance to share your photos on Panahon TV. Ipadala ang photos ng inyong adventure, food trip, weather situation, scenic spots, festival or events na inyong pinuntahan sa aming social media accounts. Pwede rin mag-post sa inyong timeline gamit ang hashtag Panahon TV. Lagyan nito ng caption or title, location kung saan ito kinuha, at syempre ng inyong pangalan. Ano pang iniintay nyo? Send your photos now and get a chance to be featured on our program. May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatira o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng seaman's book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila mula April 13, 2019 hanggang May 13, 2019, pwede pa rin silang magparehistro para makaboto sa Overseas Voter Registration Centers na aprobado ng COMELEC at DFA-OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote! Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon o meko, o mag-login sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph.
isang paalala mula sa COMELEC, Department of Foreign Affairs at Panahon TV. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo!